Anak, doon tayo sa, lipa tayo sa plaza. Kunin mo, bilis, bilis. Ano, Ami? Natakasan niyo ako? Aling Eda, naku, hindi naman po. Hindi lang namin kayo nakita. Huwag mo akong binobola. Pagbayad ka ng utang mo sa loob ng 6 na buwan ni Rods abroad, na ipiso lang ka naabot sa akin. Eh, Aling Eda, wala po pong pinapadala si Rod. Sa totoo nga po niyan, hindi po siya regular na nakakapagpadala. Huwag mo akong niloloko! Akin ang pera ko! Wala po talaga kaming pera eh. Kung meron man po, ibibigay naman po namin sa inyo. Kunin na to! Ay, mahan ako! Saglit lang po! Saglit mo po, Aling Eda! Ito lang po! Umalis ka siya! Namin! Aling Eda! Mahan ako! Saglit lang po! Nasaktan naman ako! Kuya, tigil lang! Alito, tama na yan! Huwag kang makialam! Baka gusto ba pati ka maparangay ko? Ami, hindi naman talaga dapat nangyayari sa inyo ito. Kung hindi umalis si Rod. Kung araw-araw ako kikita ng 1,000 euros, makakaipon ako sa loob ng isang buwan. Makakapagpadala ako ng kalahati sa Pilipinas para makabayad sa utang namin. Martina, you're early. Do you want me to prepare food for you? No need. Yuri can do that. Rod, you don't have to come in for work tomorrow. What do you mean? I'm sorry. You know that this day will come. It's very hard to have an undocumented helper. Yuri here came from a legitimate agency. Martina, please, keep me. Don't worry. I will be careful. Is it because I owe you? I will pay you. It's not that. I'm just worried that if you'll get caught, you'll be deported. Our family will get involved. How about I clean your place? Once a month. Here. I'm really sorry. Nakapagtapos man ang kolehiyo, nahirapan si Rod makahanap ng magandang trabaho. Dahil dito, kahit illegal, ay sumugal si Rod na mapunta sa Italia para mambigyan ng mas magandang buhay ang kanyang pamilya. Pero dahil TNT at walang work visa, hirap na hirap makahanap ng maayos na trabaho si Rod. Kadalasan, house cleaner, babysitter, taga-alaga ng aso o kung ano-ano pang racket lang ang nakukuha niya. Hello? Sino to? Hello, Ami. Si Rod to. Nakikigamit lang ako ng cellphone. Mabuti naman tumawag ka. Kanina, naningil na naman si Aling Eda at wala na naman ako mabigay. Kaya ayun, pinabarangay ako. Kinuha yung kariton ko ng mais. Rod, sabihin mo nga sa akin ang totoo. Tinakasan mo na ba kami na anak mo? Ami, huwag ka naman nagsasalita ng ganyan. Kaya ako tumawag kasi may problema. Natanggal ako sa trabaho. Baka hindi ulit ako mapagpadala sa inyo. Na naman? Rod naman, kaya ka nga nandyan, di ba? Para umayos ang buhay natin. Pero parang kabaliktaran yung nangyayari. Eh, lagi naman ako gumagawa ng paraan eh. Kahit nga tagalakad ng aso, pinapatulang ko. Sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Huwag ka nang tumuloy dyan. Nagkanda utang-utang pa tayo. Umuwi ka na lang. Dito ka na lang. Baka pag nandito ka, mas umayos ang buhay natin. Huwag ka naman mawala ng pag-asa. Konting tiis na lang, tutuparin natin yung pangarap natin na magkaroon ng negosyo. Malay mo, baka bukas na bukas may mapasukan ako. Wala ka talagang pakialam sa amin ng anak mo kahit mabugbog pa kami sa mga pinagkakautangan mo.
Gusto mo dyan, sige, dyan ka na. Huwag ka nang babalik dito! Buisit na buhay ito. TNT na nga ako dito sa Italy. Mukhang mawawalan pa ata ako ng visa sa bahay namin. Tol, ganito. May pinapasokan ako dating bake shop sa Via Merulana. Gusto mo sa'yo na lang. Hindi ko na rin kasi matanggap eh, kasi may iba na rin akong racket. Sigurado ka? Hmm. Okay. Spazio, spazio. Cornetti son caldi. Wow! That looks delicious! Of course. Pasticcini's been doing this for decades. If you want to keep your job, you gotta be quick. Si. Okay, listen. Transfer the gelato here, okay? In this container. Okay. Gelato? Oh, you mean ice cream? No, this is not ice cream. This is gelato, okay? Ragazzi, non perdiamo tempo. Lavoriamo, su. Continua. Gelato. E uomo. Metti tutto. Bello. Preparato, eh? Chef Giovanni. Dimmi. I hope someday I can learn what you're doing so I can help more in the kitchen. Of course, one day you will. But now, try to finish what you're doing. Thank you. Chi li mette nel forno? Ayos na. Yay! Ninong, salamat nga pala sa regalo mo sa akin na helmet. Wala yun. Kasya ba sa'yo? Pray po natin. Sorry, anak. Punta ka muna ng tindahan. Bilan mo akong load. Bakit mo ba itetext yun, Nay? Kinalimutan na tayo ni Tatay. Anak. Sige na, Zoren. Sundin mo na nanay mo, ha? Mamaya, pagbalik mo, maglalaro tayo, ha? Teka. Una. Mag-ingat ka, ha? Opo. Julius, maraming salamat at nandyan ka palagi para sa amin, ha? Ako ba? Wala yun. Parang pamilya na ang turing ko sa inyo ng inaanak ko. Eto, merienda ka muna. Thank you. Salamat. Kunin ko lang yung kape sa bit lang. Ragazzi, io vado, eh? Ciao, buonanotte. Good night, grazie. Grazie, mister. Ci vediamo domani. Sì. Rod, something is bothering you. Chef Giovanni. Talk to me, yes. I know I'm just new here, and I don't mean to take advantage of your kindness. But is it okay if I get my salary in advance? Because my family in the Philippines needs it. I consider the staff in Pasticcini like my family. If you do need any help, please do come to see me. Thank you very much. Is it okay if you teach me how to make pastries? So I can help more here in the shop. I'm going to teach you for yourself, Rod. Because one day, I really want you to learn. And maybe one day, which you will become sooner or later, I don't know, you will be open your own business. Yes, that's my dream, to have my own business in the Philippines. I will teach you how to make gelato and pastry.
So if you can please take the dough. Show me what did you learn so far. Like this? Yes. Ayan. Ayan, ayos na. Pundido lang yung bumbilya niya eh. Salamat. Oh, bakit? Ha? Ako. Wala. Ano lang. Nagpatong-patong lang yung problema ko. Kanina, naputulan kami ng tubig. Tapos, si Zoren pumuntang eskwelahan. Wala malang baon. Buti nga, nandito kayo para ayusin ang mga sira sa bahay na to. Malito, hindi ko to. Hindi ko to po pwedeng gawin kay Roger. Mami. Marami pang bagay ang kaya kong ayusin sa buhay mo. Alam ko, hirap na hirap ka na sa sitwasyon mo. Hindi mo naman kailangan magtiis eh. Sumama ka na sa akin. Kaya ko kayong alagaan ni Zoren. Pasok, pasok. Huwag kayong mahihiya, ah. Iturin nyo to na parang bahay nyo. Kukuha lang ako na may inom. Nay, dito na po ba talaga tayo titira? Ami, Zoren, kumain muna kayo. Tapos mamaya, Julius, magbibisikleta tayo, ha? Sige po. Ami! Nag-uusapan ka dun sa daan? Magpaliwanag ka! Ha? Ano? Masasama na ba kayo dito? Ha? At ikaw, pinagkatiwalaan ka ng anak ko, ano ang ginawa mo? Aahasin mo lang pala siya? Ha? Ano? Eh, huwag na ano kayong ganyan! Mabuting tao si Julius! Ha? Mabuting tao? Meron mabuting tao ng tataksin? Ha? Kailan pa nangyayari to, ha? Paliwanag kayo! Masisisi mo ba ako, Nay? Ha? Inabandon na ako ng anak niyo! Akin ito ang po ko. Hindi! Sa akin lang ang anak ko! Doon muna ako, ha? Bahala na kayo dyan. Hello? Nay? Hello, Rod? Oh, itong asawa mo, iniiputa ka na sa ulo. Ano, Nay? At alam mo kayo mga pinagpapalit? Dito sa kumparing pang kay Julius. Kausapin ito, asawa mo. Rod. Anong sinasabi ni nanay? Iiwan na kita. Sama na kami kay... kay Julius. Nababaliw ka na ba? Hindi! Pero anong ginagawa mo? Wala ka dito. Buti nga't nag-usap pa tayo ngayon eh. Dahil baka may nangyari na sa amin, hindi mo pa alam. Ano ba akala mo? Na nagpapakasarap lang ako dito? Ha? Hindi ko alam! Hindi ka na tumatawag. Hindi ka na nagpapadala.
Baka nga may kinakasama ka na dyan eh. Ami, huwag mo akong pinapaliktad ah. Alam mo ba na ultimo kakainin ko na nga lang, iniipong ko pa. Para may mapadala ako sa inyo. Oh, hindi ako tumatawag sa inyo. Dahil ayoko lang gumastos. Alam mo, hirap na rin ako sa sitwasyon natin eh. Binigyan na kita ng pagkakataong bumalik dito, pero ayaw mo. Kaya sige. Wala ka nang babalikan dito. Sama na kami kay Julius. Kay Pardo! Kaya wala ko sa Pardo! You will pay for this! Hey, I'm talking to you! Pardo! Tanga-tanga ko! Hindi sana ako umalis sa amin! Bubo sana yung pamilya ko! Kasalanan ko to eh! Mi mostri i suoi documenti. Il suo passaporto. Sir, it's not my fault. I can explain. Capitan. Firmati. Sir. Oh, okay, sir. Fermo. Il tuo visto è scaduto. Andiamo alla stazione di polizia. Andiamo! Sir, let me explain! Andiamo! Kailangan mo dulo, anak. Paborito mo yan, di ba? Opo. Sige. Ayok ka, Julius! Ayok ka! Sino ka ba naman na anak ko? Sino ba nang iwan, ha? Sinong umalis? Di ba ikaw? Ano? Siya yung kakampihan mo? Ha? Oo. Dahil nung hirap na hirap kami ng anak mo, siya ang nandun para sa amin. Siya ang bumuhay na anak mo. Inago ka niya sa akin? Hindi. Hindi niya kami kinalagkad para sumama sa kanya. Siya ang pinili namin. Sumama na kayo sa akin. Kakalimutan ko lahat ng ito. Please, Mama, kaawa ko sa inyo. Umuwi na tayo, pangako, hindi na ako aalis. Anak. Anak, kasama ka na kay tatay. Umuwi na tayo, ha? Dito na ang bahay namin! Huwag na babalik dito! Ayaw na namin makita! Bigo na nga sa pangarap na yumaman sa Italia, bigo rin si Rod na mabuo pang muli ang kanyang pamilya. Sa kabila nito, alam ni Rod na kailangan niyang patunayan ang kanyang sarili. Kaya naisip niyang gamitin ang lahat ng kanyang naipon sa Italia para makapagbukas ng isang bakery. Ayos ka na ba, anak? Nay, lahat po ng kinita ko sa Italy, pinambayad ko lang po sa utang. Buti nga po, na-approve yung loan ko sa banko eh. Na, lahat siya may aayos din. At lagi mong tatandaan, nandito na si nanay lagi sa tabi mo. Salamat po, Nay. Pabawi po ako, Nay. Papatunayan ko sa mag-ina ko, mabibigyan ko sila ng maayos na buhay. Alam kong kaya mo yan, anak.
Bili na kayo. Ilang buwan ng ganito eh. Lugi na tayo, Nay. Nak, huwag kang panghinaan ng loob. Basta lagi mong tandaan kung para kanina itong ginagawa mo. Na at naniniwala ko, anak, na may iaayos mo to. Anak! Buti umuwi ka na. Alam mo, masaya ako na bumalik ka na dito. Yung pasalubong ko sa'yo, nandun sa bag, kunin mo. Kailangan ba natutong maglaseng, Tay? Anak, hindi. Ilang buti lang yung nainom ko. Okay ako. Anak, halika. Tabihan mo si tatay, kwentuhan mo naman ako. Di ako pumunta rito, paano makipagkwentuhan? Meron lang ako naiwan na gamit. Naglalambing lang si tatay sa'yo. Naglalambing lang ako, halika nga dito, akapin mo naman ang tatay mo. Hindi ako maglalambing! Okay na sinana ang pamilya natin! Pero na panahon na, kailangan namin si tatay. Asan ka? Wala! Pinabayaan mo kami, Tay! Siwa mo kami! Inayaan mo kami magutom! Anak! Anak, patawarin mo! Anak! Nay? Dagdag kita rin to, anak eh. Uy, tulo, halo-halo. Tara, kain tayo pa. Kain kayo, halo-halo. Masarap to. Tol, dun sa kabila. Special, may ice cream. Ay, talaga? Sige, doon na lang tayo. Masasarap to. Gelato. Going to teach you for yourself. Which you will become soon or later, I don't know. You will be on your own business. Gelato? Aba, gumaya na rin kayo, kuya. May ice cream na rin yung sa inyo. Hindi ito ice cream. Gelato ang tawag dito. Oh. Masarap, kuya. Ayos ba? Ayos. Siyempre, gawa ata ng anak ko yan. Bangko ka. Simula ngayon, hindi na simpleng halo-halo ang tinda namin. Tatawagin nyo itong gelato halo-halo. Oh, okay yun. Oh, matapos malugi ang bakery, hindi pa rin sumuko si Rod. Hanggang sa wakas, dumating din ang sweating matagal na niyang inaasam. Pumatok ang kanyang gelato halo-halo at ngayon ngay, may higit 20 branches na ito. Ito na mga orders nyo. Sarap yan, enjoy! Kamusta ka na? Masaya ako na nakamit mo na yung tagumpay na gusto mo. Sana mapatawad mo ako. Patawarin mo rin ako sa lahat ng pagkakamali ko. Nasaktan natin ang isa't isa. Pati anak natin na damay pa. Hindi pa mahuli lahat, di ba? Rod, masaya na ako kung saan ako ngayon. At alam kong masaya ka rin sa
tagumpay na tinatamasa mo. Ang sa akin lang, gusto kong magkaayos kayo ni Zorin. Anak. Zorin. Anak. Patawarin mo ako, ha? Sana mapatawad mo ako. Pinagsisisihan ko lahat ng yun. Ha, anak? Sorry din, Tay. Halika ka dito. Sa lahat ng panahong nadapa at nalugmok, hindi nawala ng loob si Rod at patuloy lang na bumangon. Hindi man sila nagkabalikan ng kanyang asawa, nakapiling din naman muli ni Rod ang anak nila. Ang buhay ay hindi isang daan ng mga tinakdang hirap at pasakit. Ito ay sangang daan na magbibigay sa atin ng maraming pagkakataon para marating natin ang sarili nating tadhana. Magandang hapon, ako po si Marian Rivera.